Chika, mga katuhog! So, welcome back to my channel. Ang ipapakita ko sa inyong tutorial today is itong wallet na ito, yung Spike Stitch. Yes po, again, uulitin ko para I will try to make mas malinaw na tutorial para sa wallet na to kasi marami pong nagre-request. So, yan, ituturo ko ulit sa inyo yung mas magandang paraan at mas understandable na pagtuturo. So, ang kakailanganin natin para sa tutorial na ito is 10-ply polyester. Yes, you heard me right. 10-ply po. Bakit 10-ply? Kasi 10-ply. Charot. Mas maganda po. Oh, as you can see naman, nakikita nyo ba? Na mas visible yung stitches. Mas maganda siya tingnan. Mas maganda yung design. At bukod sa lahat, mas mabilis po siyang gawin. Oo. So, kung nagagawa ko itong wallet na ito ng 20 minutes lang, ngayon ay 5 minutes na lang. Charot! Siyempre, charot lang yun. Pero, mas mabilis. Bakit? Kasi 10-ply siya, mas makapal yung ginagamit nating yarn. At gagamit tayo ng 3mm hook. Yes, di ba? Mas mabilis siyang gawin, mas mabilis matapos, mas mabilis ang production. Ang kailangan natin, ito pa, zipper at handmade tag. Okay? So, ilalagay po natin sa description box below ang shop link kung saan kayo makakabili ng materyales na ito. So, umpisahan na po natin ang ating tutorial. Make a slip knot. Then, make 23 chains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, and 23. Then after that, let's make single crochet into the fourth chain from the hook. So let's include this chain na nasa hook. So 1, 2, 3, and 4. So let's make a single crochet dyan. So, itong dalawang chain in between is magiging first single crochet. After this, single crochet na ito. Ayan. Okay? So, ito yung first single crochet natin na ginawa. Pero, ayan, meron ng presence of the first single crochet. So, ngayon, may total of 2 na tayo. Dagdagan natin ng isa pa. Para meron tayong 3 single crochet para sa stitch na ito. Okay? Then after that, let's make 19 single crochet. 1 in each stitch. Okay? So 1, 2, 3, 4, and so on. So after this 3 single crochet, let's start a new counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. So 19 for the first side, 19 single crochet. And then let's make 3 single crochet para sa last stitch or chain na ito. Okay? So 1 single crochet. 2, at ito yung pangatlo. Okay? So, total of 3 single crochet para sa dulo na ito for this end. And dapat, total of 3 single crochet din para dito sa kabilang end. So, this time, let's working on the other side. Let's make 19 single crochet, 1 in each stitch ulit. So, kung makikita ninyo, kung mapapansin nyo, let's just work on the loops. Okay, so pag ganyan, ito yung mga loop. Huwag natin siyang itusok dito sa gitna. Kasi it will create hole.
See? Diba? Kapag nag-single crochet tayo dyan, gagawa tayo ng butas. Unlike, if we just work on this loop in this way, so ganito siya, maiiwasan yung butas kasi naka-cover yung loop of the yung kabila, okay? So okay, let's begin. This is the first single crochet for the side. 1 2 3 4 5 6 7 at magkita-kita tayo after ng 19 single crochet for this side. 18 So last one to complete 19 single crochet, okay? So ito yung pang 19. Okay? And let's slip stitch. So as you can see, makikita nyo yung first chain and second chain. So doon natin i-slip stitch doon sa second chain or the first top chain. Top, nasa top. Okay? Slip stitch natin siya dyan. After that, let's chain 1. For the second round, chain 1. And then, increase into the next stitch. So, makikita mo kaagad yung next stitch. Ayan, agad yon. Okay? So, increase is yung process ng paglalagay ng dalawang stitch or single crochet sa iisang stitch. Okay? Or hole. So, this is our first increase and another increase sa susunod na stitch or hole. Okay? Check your work. This is how it looks like. Chain 1, increase, and another increase. So we have 2 increase, okay? 1 increase, again, sa iisang stitch or hole. Then after that, let's work 19 single crochet. 1 in each stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, this time let us increase 3 times. Okay, so ito yung first increase natin. 2 single crochet in 1 stitch. Okay, that's the first increase. Second increase into the next stitch. Put 1 single crochet and 1 more single crochet into the same stitch. For the last increase, for the here sa next stitch or hole, 1 single crochet and 1 more single crochet. Tatlong increase para dito sa end na to. And now work on 19 single crochet, 1 in each stitch. This is the first one, second, at magkita-kita tayo kapag ka nandito na tayo sa last stitch. 18 and 19. Okay, kung mapapansin ninyo kanina, dalawang increase lang ang meron tayo, di ba? After the chain 1, we just increase twice. But on the other end, tatlo yung increase natin. So, 1 increase, 2, and 3. So, dito, dadagdagan lang natin ng isa pang stitch or single crochet dito sa stitch na to, kung nasaan occupied siya ng chain 1, okay? Para maging increase siya. So, after 19 single crochet, make sure nalalagyan nyo pa ng 1 single crochet para dito sa sharing stitch na to, okay? So, this is the
kapartner nitong chain 1. So normally, nag-i-slip stitch tayo dito, di ba? Dapat mag-i-slip stitch tayo dito. Pero hindi. This time, we need to make our stitch continuously. Okay? And the third round is the starting of our spike stitch. So dito, ang gagawin natin, instead of slip stitch, maggawa tayo, let's make one single crochet para sa top chain na ito. Okay? So this is the first short single crochet para sa third round. Okay? So ngayon, papartneran natin siya ng isang long single crochet. So kung mapapansin nyo ito, itong increasing na ito, after ng single crochet, dyan tayo tutusok ng long single crochet. Okay? Long single crochet. Yan. After ng long single crochet, kailangan natin ng short, of course. So we are working on the top chain of the increase from the second round. So next is short. Kasunod po ay long dito sa baba. Okay? Sa baba ng increase. Ayan. So dyan tayo gagawa ng long single crochet. After natin malagpasan tong end na to, madali na lang kasi wala nang increase itong tatrabahuhin natin dito eh. So kung makikita nyo, huwag kayong malilito ha. Yung stitch na yon nakatago na yun sa long single crochet. So disregard this one and make short single crochet into the next stitch. So ito na siya. Kung igaganyan mo, makikita mo na itong single crochet na ito, ito na yung kapartner niya. Okay? So, meaning to say, gagawa tayo ng long single crochet dito na sa susunod na single crochet. Sa ibaba nitong single crochet na ito. So, let's make a long single crochet. Itusok natin dito. Okay? Skip this one. Dito tayo. After ng long single crochet, short again. Dito, sa susunod na stitch. At nakita mo tong long single crochet na ito, ang kasunod ay short. So, skip this one at dito ka gagawa ng long single crochet. Okay, let's repeat. Just do it alternately, the short and the long. Yan. Short. And long. Okay? So, tapusin mo siya hanggang sa marating mo itong last single crochet bago mag-increase. So, dito tayo magkita-kita. So, eto na yung last single crochet bago mag-increase. So, gawa natin siya ng short single crochet. Okay. So, ang susunod is long single crochet. So, ito yon, yung stitch na ito, ang katapat ay ito sa baba. So, let's make long one. At pagkatapos, ay short. Dito sa kapartner ng single crochet, sa may increase part. Okay? So, next, long single crochet dito sa baba. Short single crochet dito sa susunod na stitch. Long single crochet dito sa baba ng increase. Short single crochet sa susunod into the next stitch. And then long single crochet for this next stitch. And then short.
So malapit na tayo dun sa joining. Since continuous itong gagawin ninyo, natin, kailangan hindi kayo malilito. After the long single crochet, let's make short. At ano ba ang kasunod ng short? Of course, long. Okay? Ito yung complicated part. You can see this stitch, right? Skip nyo yan. Jump into the next stitch or space there. Okay? So, dito ka maglo-long single crochet. Long single crochet. At pagkatapos, single crochet, short single crochet into the next one. So, ayun ang itsura niya. Okay? So, siksik na siksik ito, hindi mo makikita. Iganyan mo para makita, i-curve pa curve mo. So, ayun, dito ka gagawa ng long single crochet. Ibalik mo na siya para hindi malayo yung, para walang butas-butas. At saka mo siya tusukin. After the long single crochet, short single crochet. Okay. Ito na ulit. So, itong mga short single crochet na ito, ay kailangan balutan mo ng long single crochet. Okay? So, makukover siya dapat ng long single crochet para hindi kayo malito. Ganyan lang naman. At after nung long single crochet na yon, dito sa top chain ng long single crochet, doon ka gagawa ng short single crochet. I-ano natin to. Kapag may ganito yung yarn, okay, ma-stress. Madali lang naman itong gawa ng paraan. So, iikot mo siya dito kung alin yung mahaba bago mo itusok yung hook sa stitch. Okay? As simple as that. Okay? Kapag may mga ganong sinulid na nawawala at naliligaw ang landas. Okay, next. Long single crochet. Short. Long. Short, long, short, at paikot na po yan mga kapatid. Okay? So, papakitaan ko lang kayo ng ilang rounds. Banda-banda dito sa base part para... kasi last time yung tutorial ko nito is maraming hindi nakaka-gets, maraming hindi nakakasabay. So, hopefully, this time, mas gumaling na akong gumawa ng tutorial. Hopefully. Kasi last year, syempre, alam nyo naman, hindi pa ako ganun kaganda mag-tutorial. Okay? So, nandito na tayo sa curve part, yung critical part. Bulat-latin mo yung part na nagtatago. Ayan. So, nakita mo siya, diba? Ayun yung i-cover mo ng long single crochet. Ngayon, ibalik mo siya pa ganyan. Tandaan mo yung part na tutusukin mo. That's the long single crochet. Okay. After the long, you make a short one. So, kung hindi mo pagamay yung biglang tusok kung saan. Charot. Ayun na naman tayo. Tusukin mo kahit saan. So, ayan. Okay. Ibalik mo sa dating pwesto at saka mo gawa ng long single crochet. Okay. Short single crochet and long single crochet. Ganun lang kasimple at uulitin lang natin ang proseso para sa round na ito. Okay? So I suggest habang tumataas ito, habang tumataas yung wallet natin kasi dapat ganito ang itsura niya, 'di ba? At dahil naman siya ay maikli pa lang, wag na muna. I highly suggest that gawin nyo siya muna ng pabaliktad. Ganyan. Alam nyo kung bakit? Para maiwasan yung visible na malalaking butas sa part na ito. So, trabahuhin mo muna siya ng nakabaliktad, nakaganyan. Okay lang yun. So, pakita ko sa inyo ang round na ito. Hindi na lang ako magsasalita. Charot. Hindi naman na natin kailangan magbilang as long as
yung routine ng short and long single crochet is perfect. Ibig sabihin, alternately mong nagagawa yung short and long. Na hindi siya magdodoble, dapat na, uy, magkatabi yung dalawang short, magkatabi yung dalawang long. Okay? So, ito na yung part na sinasabi ko sa inyo. So, ako kasi kabisado ko na ito, kaya hindi ko na kailangang ibuklatin pa. Tusok na lang ng tusok. Pero para sa inyo, kapag ka ano, di i-open nyo na ganyan, para makita ninyo, kapag nakita nyo na dun mo pala tutusukin, ibalik mo pa ganyan at gawa mo ng stitch. Okay? Para hindi lang deform or pangit yung shape dito sa part na to. So, I guess naintindihan, ay, siguro naman mas klaro ngayon yung aking explanation. Now, ang haba ng ating wallet na ito. So, ganun lang po ang gagawin ninyo. Kung gusto nyo ay ganito kataas, then go ahead. Yan. Then, saka tayo gagawa ng rounds off yung normal single crochet. So, ang lapad naman nito ay 5 inches. Yan, ganyan po siya. So, magkita-kita tayo matapos nyong gawin ang 2.75 inches of the spike stitch. So, kung mapapansin ninyo, So, pagdating dyan, dito sa side na to, dito tayo magsiswitch from spike stitch to a normal single crochet. Okay? So, pagdating dito, short single crochet, last long single crochet. Okay? And chain 1. After chain 1, normal single crochet na lang tayo from here to complete the 3 rounds of single crochet. So, normal single crochet na lang. Paikot. Paikot siya hanggang sa makomplete natin yung 3 rounds of this. 1, 2, 3. Okay? So, bago kayo mag-proceed sa second round, I will show you yung dapat gawin sa part na to. Kasi dito tayo nag-chain 1, di ba? So, dito sa last single crochet for this first round, makikita ninyo, itong stitch na to, or hole na to, huwag nyo siyang lalagyan ng single crochet, okay? So, i-skip nyo yan, at dito na kayo gagawa ng single crochet. So, this is the beginning of the second round, but in continuous stitch, okay? So, skip this one, and jump here. So, this is how it looks like. And then, yan na po ang umpisa ng second round ng normal single crochet. Okay? So, work on single crochet all the way around here hanggang sa maging 3 rounds na po yan. Okay? So, makikita nyo naman yan at makita-kita tayo after that. So, eto na. Let's just slip stitch kasi meron na tayong 3 rounds of normal single crochet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 rounds. Okay? Slip stitch here into the next stitch. And one more into the next stitch. Then cut the yarn. Pull it up. At ilagay dito sa likod. Weave your end. So, lagyan lang natin siya ng zipper. Yung mahabang zipper is okay. Putulin nyo na lang nang naaayon sa sukat ng ating wallet. Tada! So, hindi ko napapakita yung pagsi-zipper. I will put the link ng tutorial ko, how to attach zipper. Okay, ilalagay natin ang link dyan sa description box below. Tapos, lagyan na rin natin siya ng metal tag. Yan. So, itatahi lang din naman yan, mga kapatid. Tada! So, hindi ko na ipapakita ang pagtatahi nito, pag-attach, kasi
Sobrang basic lang naman. Okay? So, yun lang, mga kapatid. Tadan! Salamat sa inyong panonood. Yan. So, ibigay ko sa inyo ang sukat. Alanganin siya, no? 3.25 inches siya. Okay? Sa haba. So, kayo, kung kayong gagawa, bahala na kayo kung anong size din ang gusto ninyo. Para sa lapad naman ay 5 inches. Okay? Yan. Tcharadan, tcharadan. So, salamat po sa panonood. At ilalagay natin ang link kung saan ninyo mabibili ang 10-ply polyester na ito. Okay? So, mag-iingat po tayong lahat. God bless. Mwah!